balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin mga kaibigan, Jonathan De La Cruz at saka siyempre kasama natin paring Conrad Banal at paring Joel Laksamana. 109 days! Nalang! 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 Huwag mo muna masyadong ipalabas yan. Pasilip-silip lang siya kasi hindi pa tayo handa. Mga 60 days before. Yan, before. Yan, masyado maaga. Full body na siya pag 60 days. Pero ngayon, 109 days, silip lang muna. Nakasilip lang. Namamas ko po! Ayun. May namamas ko na. Wala nga kanta eh. Paano tayo mananalo dyan? Ang problema daw sa OEC, pare, tatlong buwan lang pala yan. Yun na nga. Kailangan mo i-renew pa habang nasa... Alam mo yan. Bakit ganoon? Matagal na natin ina-advocate dati sa kanila. Yung OEC, dapat yan kaakibat nung kontrata. Yung kontrata. Kung halimbawa 2 years yan, ang OEC ano yan, mo, 2 years. 2 years ka rin. Hindi pwede... Ang hirap daw, maski papunta sila sa bakasyon, okay? Doon pa lang sila sa kanilang pinagtatrabaho. Inaayos na nila yan. Tension na sila. Inaayos nila. Ang problema nila, sila nga, willing sila ayusin. Hindi naman willing yung government agency na maayos nila. Kasi takot-takot na problema. Ang daming problema inabot. Pati sinasabi mo na magbayad sila in cash. Eh, sa payo. Ayan. Bakit kayo kailangan magbayad in cash? Eh, isabong nga, nakaka-GCash eh. Kayo pa. Ano yan? Meron ba kayong ano dyan? Alkansya? Dati na, ganun talaga ang kalakaran dyan. Kung gano'ng katagal yung kontrata, ganun din yung effective. Which was the original idea. Biglang pinalitan, naging 3 months. Every kailangan kumita. Nako. Yan ang problema. Kailangan palitan ni Toots yan. Kailangan palitan. Ayusin. Ang daming aayusin dyan. Augusto Hortensio, maliwanag na money making. Hindi naman. Augusto naman. Hindi naman. Making money lang. Money making. Ito po, sa Sugar. Yan. Ang kahuli-hulihang hearing na raw kahapon nangyari. Oo, kasi sinupinan na si Vic. Si Vic. Kasi inutusan po ng presidente umaten ka. Nakahabol siya. Kasi originally ang ganyang palusot doon sa committee, hindi sinabihan ako ni presidente, Kailangan magtrabaho muna ako eh. Sinabihan siya, hindi. Hindi. Mag-i-issue na sa Pina. Early in the administration, meron na agad. Napa-issue tuloy ng subpoena yung Senate Blue Ribbon Committee. Magkakaroon na agad ng kiskisan between legislature. Hindi maganda. Maganda yun. So tama yung wisdom ng presidente. Hindi, pumunta ka na lang. Tayo mag-ano ngayon. Huwag tayong ganun. Ang sumabog po na balita, yung claim nitong si Serafica, dating SRA. Na doon sa isang meeting. Sa isang meeting daw, sinabi ang suggestion ni BBM, 600,000 metric tons na asukal ang i-import doon sa online meeting. May pahaging daw si at BBM. At sinabi niya raw, nag-object daw siya. Mismo ha? Si Serafica mismo nag-object. Too much. Mr. President. Siya pa hero ngayon. Mr. President, that's too much. That's too much. Siya pa ngayon. Ang kontrabida si BBM. Siya ngayon ang bida. Ang dami na lang. Kaya nga, nagulo na ngayon. 650. 300,000. Politico 150. Putang. Yung panahon na nung early this year, binigyan na yan ng 200,000 metric tons. May President Duterte. President Duterte. Yun lang ay binigay sa kanya. Kung nakita nila ang pangangailangan, ang hinihingi ho nitong mga to, 500,000 metric tons. Kung nung panahon ni President Duterte, ni Dominguez at ni Dar, na alam naman natin, pabor na pabor yan sa importation. Yung dalawang yan. Hindi kayo magdadalawang salita. Kung nakita nila talagang may pangangailangan sa 500,000, inaprobahan na nila yan. Alam nyo ho, hindi mangingiming aprobahan. Wala na yan. Walang problema rito eh. Ngayon, pinasa nila kay BBM yung problema. Yung problema. Ang problema rin dito, dininay by the way ni ES, ni Vic Rodriguez,
Wala akong nangyaring ganyan. Oh. Which is totoo. Oh. Eh bakit naman kasi sasabihin ni BBM yun? Although sinabi ni BBM, there's a need for importation. Yun lang. Hindi niya sinabing 600. Wala siya figure na binabanggit. Sinabi ni Sir Rafika na, that's too much, Mr. Yeah. At kinonfirm ni Mr. Aurelio Gerardo Valderrama, former board kasama niya. Kasama niya. Board member. Chiwari-wari-wa. Sinabi niya. Hindi, ang problema dito sa mga to, ang question sa kanila, credibility. Mm-hmm. Okay. Okay? Sino maniniwala dyan? Si Sir Rafika, may memo na na-issue ang Malacanang. Sinabi, lahat ng pinuno, step down, papalit, OIC, yung pangalawa. Oh. Anong ginawa nito? Nakipag-away yan. Nag-memo. Hindi ako kasama dyan. I will stay. Ganon ha? O paano paniniwalaan yung ganon ng mga action niya? At saka ba't niya lang ngayon sinasabi yan? Matapos siyang tanggalin. Kasi lalabas na yung report ng Senate at mukhang siya madidiin dito. Oo. Oh. Malamang. Ganon lumalabas. Asan ang credibility niyan, di ba? Magkasama na sila ni Valderrama. Yun ho ang question dito. Pagpalagay ng totoo sinabi ni BBM yon. Tapos ngayon mo lang sasabihin niya, sino maniniwala sa'yo? Eh, ganyan ang mga... naging ano mo, naging... So ang question dito, sinong credible? Ngayon... Diba? Ito nga pare, pati nga yung mga kalaban, opposition ni Nene Pimentel, binabakbakan siya eh. Ibig mong sabihin yung presidente from the top of his head, ni walang study from SRA, which is supposed to be the authority on sugar. Wala man lang rekomendasyon, walang study. From the top of his head, nag-invento siya ng figure, at ang figure niya 600,000. Pati yung mga kalaban ni BBM na senador, hindi maniwala. Ang maganda ngayon kung maglalabas ng report. Kung maglalabas ng report si Blue Ribbon Committee Chairman Tolentino. Ang magandang mangyari ngayon diyan ay ganito. Mabanggit na rin niya kung ano yung mga pagbabago na suggested pagbabago nila pagdating sa asukal. Kasi yung policy mismo, ito suggestion nila, yung policy mismo ay talagang problemado. Yung magkaroon ba ng classification A, B, C, D at anong gagawin in times of shortage, for example. Mayroon talaga, anong gagawin mo? Yun ang mga suggestion na dapat mangyari dyan sa hearing na yan kasi lumabas dyan na may mga pwede palang gawin instead of just importing. Ayun. Ano? Meron pala. Pwede mo i-reclassify yung A sugar. Ayan. Ayan. Matagal na pong gini-request yan. Matagal na re-request yan. Pwede mo i-reclassify din yung C and D. Mm-hmm. Pwede mo i-reclassify yan. At saka, meron suggestion din dati na kung mag-i-import man, hindi para sa domestic use. Import ka dyan para sa industrial users. Yan. Mm-hmm. Yan ang mga... Yan ang pwede mangyari dyan. At sa susunod, huwag kang mambobola. Yeah. Yan. Magkaroon kayo ng totoong data. Data. Eh, wala nga data eh. Oh, yan. Pinahinihingan nga sila ng inventaryo. Wala ma-produce na inventaryo ng asukal. Bakit kayo naging authority? Kung hindi nyo alam kung ilang asukal meron pa tayo. Yan. Tanggalin nyo na lang yung authority. Oo. Oh. Ano na lang kayo? Sugar regulator. Regulator na lang. And then, also, iano na rin ninyo kung anong ginawa ninyo o gagawin ninyo pagdating, yung bago, we're talking about the new board, pagdating nung 2 billion pesos a year na ayuda para sa modernization ng sugar industry under the Sugar Industry Development Act. Ang author niyan, 2016 pa, ay si Senator J.V. Ehersito. Ayan nga, yeah. Parang na ano yan eh, no? Wala, nabaon na sa limot. Ngayon, this is also a fair warning, paring Conrad, paring Joel, sa lahat ng mga bureaus dyan sa Department of Agriculture. Kasi napahirati na tayo sa importation. Uh-huh. Ang umpisahan ninyo ngayon, ayusin ninyo yung data ninyo. Okay. Kasi siguradong yan, doon mag-uumpis ang banatan eh. Ito, appointed na ni BBM to. Pwede niya nang... Sisentahin ito. Subituin ito, subituin. Kasi ito si Sir Rafika, ano ito eh. Hold over yan eh. Hindi, tsaka insisted on staying on. Mm-hmm.
Because he diba? Probably has other projects to finish. Oh, yes. Para mga homeowners board association ng mga to. May unfinished. Parang Lehman Bill board, homeowners board to. Marami pa kaming gagawin. Kailan extend kami? Okay. Lehman Bill, at ngayon nabalitaan ko, pati multinational. Malaki yun. Ganun na rin. Oo, nagkabagbakan na yan. Kailangan kumapit ka. Kumapit sa kanya. Mag-ayos-ayos kayo kasi kagaya niyan, yung mga businesses dyan sa multinational, hindi sila makapagtrabaho ngayon kasi nag-aaway yung dalawang boards. Hindi makapasok yung mga, alimbawa construction, hindi makapasok yung mga materials. Nagbayad ka ba dun sa kabila? Ay, doon ka pala eh. Pero ano mo, may nabalitaan akong John at paring Kondo na, ang DSHUD, yung Department of Distribution, tsaka na ngayon ay hawak ngayon ni Secretary kaibigan natin ni Jerry Acusar. They haven't been remiss, ha? Pinadadala nila itong mga homeowners. Uy, violation ka ng IRR. Pero mukhang ini-ignore ng mga... Kasuhan ninyo. Yan ang pinakamaganda diba? Dyan. I mean, Sec Jerry. Kasuhan ninyo, Sec. Ano kayo, ha? Pinagtatawanan lang kayo nitong mga homeowner boards na to. Dapat yata ay kasuhan. Kasuhan hindi lang, ninyo. Hindi lang letter of ano, yung mga reminder. Yung we are reminding the violation. So, ako sarang sinusulatan. Oh, disod. Ay, mali. Hindi, ang kanilang mga... Si Ochoa sulatan nyo. Yun. Hindi, yung kanilang mga usik naman, si Ochoa. Mali kayo. Mali kayo, mali kayo, mali. Mali kayo. Oh, mali. Si Ochoa. Yeah. Si Ochoa. Man-money yan eh. We will give Secretary Acusar the benefit. The benefit of the doubt, medyo, ha? Pero they are laughing at your authority, sinasabi namin sa inyo, Secretary. Ito mga homeowners association. Saka dinadala nila sa mga ano eh, sa mga kaso-kaso eh. HLURB, Court of Appeals, doon na pumunta. Yung sinasabi nga ni Parin Conrad, Parin Joel, na yung economic policy naging judicial. Naging judicial. Oh. Mm. Jurisprudential. Jurisprudential po. Wala nang mangyayari sa buhay natin. Si Estoy Balleser, sabi. Pumalag nga sa 300,000 si Presidente. Metric tons. 600 pa. 600 pa, napakasinungaling naman yan. Pag nasa, si Estoy, magkapit ka talaga. Diba, sabi ko, showing, ang problema niya, credibility. Sino maniniwala sa iyo? Credibility. Sa mga yung sinasabi mo. Of such short supply in Philippine government. Credibility. At saka baka hindi nakakaintindi yun. Baka nagre-report siya na ganito, napakaraming shortage, etc., etc. Baka in the course of things, same. So tingin mo, ilan ang dapat natin, no? Ano? 200, 300, 600,000, ano ba? Anong figure mo? Wala. O ngayon, binanggit ho talaga eh, sir. Binanggit. Nabanggit 600,000, nabanggit ho niya. Loko talaga to si BBM. Nagbabanggit na 600,000. Nagbabanggit na 600,000. Loko. And yung data niya, yung pagsusumamo at ng mga Coca-Cola bottlers, industrial users. Kasi nung unang nakipag-usap kasi, ang nakipag-usap yung mga industrial users yan ang workout. Pero ang kumakampay yung mga 500 nga lang hinihingi nung panahon ni Duterte. Pero biglang 600 isasuggest ni BBM. Pero ang talagang angal na yung mga nakamerkana. Pero ang kampanya, ginagamit nila yung mga sari-sari store, yan karinderya, yan ang kampanya. Pero umaangal ito, mga markahanan na ito. Yun ang workout. Napadamay tuloy yung mga karinderya. Napadamay tuloy yung mga karinderya. Hanip din eh. Shortage. Ayun. Ano na sa supermarket, sir? 100 na per kilo. Gumaan ako nung isang araw sa may karinderya sa amin, yung popular, yung bumili akong tinakdakan. Oo. Daming cookie, yung mga sakto pang maliliit. Yung mga maliliit na coke. Ito na, lumabas na, parin John. Oo. Sabi ng Philippine Association of Meat Processors. Ay! Yun. PAMI? PAMI? Okay, yung PAMI? PAMI. Hindi daw dapat tanggalin yung kanilang preferred. Yung 5% tariff on imported mechanically deboned meat. Kasi binigyan sila ng pabor. 5% lang. By next year ho, dapat maging 40% na yan. Mm. Ngayon,
nag-ano raw sila. Nagsusumamo. Nagsusumamo. At pinost nila sa kanilang website. Sa tingin nyo, maano? At nag-react naman yung tariff commission. Ba, matindi. Eh, yun yung kahapon kasi, may sinasabi ako, parin Jonat. Parin Jonat, ito yung prelude. Oo. May prelude, yung parang mo. Kung magaw sa sine, may pakita. May pakita muna. Patingin, para si Joe. Joe Marit. Kung magaw kay bata yan. May preparasyon. May preparasyon, yan. May preparasyon. So, kahapon, may study, na lumabas. Na, May lumabas, parin Joel. Some unknown market analytics. Antindi ng market, antindi pa ng pangalan, ha? MUF, at something like that. Ngayon ko na narinig. Sabi niya, ang talaga daw nagtutulak sa inflation rate, eh yung presyo ng pork. Pork. Specific, very specific na pork. Pork daw talaga. Hindi iba, hindi fuel. Hindi. Hindi rice. Hindi gulay. Not, hindi. Hindi, wala. Hindi kuryente. Hindi. Pork lang. Presyo ng baboy. Sabi ko kay Jonat, mukhang meron tayong aasahan na pakulo. Oo. Yun na nga. Ito na. Napaka-obvious naman. Kaya sinasabi ko sa inyo mga giliw na kasamaan sa Public Relations Society of the Philippines, International Association of Business Communicators, huwag po ganyan ang mga, yung mga press release at mga studies. Pag-aralan nyo naman ng mabuti. Silip na silip eh. Ang dahilan nila ngayon, according to the DTI daw, nako, ang SRP ng canned meat, tumaas by 6%. Nako, patay. So, kailangan wag daw ibalik yung 40%. Cent na tariff. Ibig sabihin, patayin na natin itong mga local hog. Local poultry. Patayin na natin lahat dyan. Kasi, kawawa, 6% ang tinaas ng SRP. Ng canned meat. Ang ibig sabihin ninyo, i-retain nyo ho yung 5%. I-retain. Puta, iitakin na kayo ni Paring Marlin. Ito na nga. Ang ibig nyo sabihin, talagang gusto nyong gawin yung limahid si Paring Marlin Rugilio. Manglilimahid na ito si Paring Marlin. Hirap na hirap na nga yung mga hog raisers, yung mga chicken, poultry. Tapos ganyan kayo magsalita. Juan, ang mahal ng feeds. Okay, mahal ng fuel. Magtataas siyempre ng sahod dyan mga yan. Ngayon, gusto nyo pa, kayo pa rin ang paboran. Kayo pa rin ang... Napakahusay. Kayo pa rin ang ano? At ang dahilan, tumataas by 6% ng SRP. Pambihira naman kayo. Hindi na ba kayo naawa sa mga kagaya ni Paring Marlin Ronquillo at saka ni Ka Celo Lagmay? Ayan. Na mga farmers ito. Sabi ko ng tariff commission, yung mga mag-o-object daw do sa gusto ng Pampi. Oo. Pambihira tong Pampi. Oo. Mag-comment daw kayo at magbigay kayo ng position paper. Position paper? Loko naman tong tariff commission. Naman, tingin nyo yung mga consumers kayang gumawa niyan? Bago raw matapos ang buwan. Nako. May deadline. Para raw makapag-set sila ng public hearing. Ayun. Makakadalawang taon na ho ito na ang tariff nito. Sobra-sobra. Sobra-sobrang pakinabang ng mga Pampi na yan. Ibinigay sa kanila po yan, yung executive order na yan. Nung pandemic. Nung 2021 January. Matatapos yan next year. Tapos ngayon gusto na naman na nahirati sila. Medyo parang sarapan. Tumataas yung SRP. Naman. Intindihin mo rin naman sila. 6%? Masyado silang concern sa kapakanan ng mga consumers. Tumataas by 6%, ibabalik nyo yung tariff. Oo. Parang hindi ata makatwira naman yon. Sa bagay. Sa bagay. Hindi makatwira kasi hindi na sila magkakaroon pa ngayon ng duties na yung mga alam mo yung 40%. Sa totoo lang, maski nung 40% yan, di nyo naman binabayaran yan. Nag-i-smuggling, technical smuggling din karamihan. Hindi naman lahat.
Talamak na talamak ko yung smuggling sa ganyan sa import. Kaya nga nagkaroon ng ASF ano dito eh, dahil dyan sini-smuggle ninyo eh. Wala. Ang naging problema... Mas mura kasi yung debone, pare. Oh, syempre. Parang waste kaysa yun. Kaysa bibili sila ng local. Parang waste. Waste lang yun. Parang waste na yun. So, in other countries. Wala na doon sa kanila yun. In other countries. Parang yung raw sugar. Parang raw sugar. Oh, yan ang workout. Dirt cheap mo bibili. Oo. Oh. Tapos? I-mill mo rito. Lalabas na domestic sugar. Oo. Oh. Antindi ng... Kalinga, no? Antindi ng kita mo. Sa bagay, naunanawahan naman natin yung mga yan. Kasi nagbukas ng ano eh, ang tourist industry. Ngayon sila makakabalik sa mga Paris at lahat. Ayan, Paris. Paris, ayan, mga... Yung mga ano... South of France. Monaco. Yan. Yan. Pwede na sila pati... Riviera. Yan. Pwede na pati silang magpunta sa South Africa para doon sa kanilang mga... Ano, safari. Naintindihan ho namin kayo. U.S. Broadway. O kung kayang papuntayin namin dito si paring Marlene Ronquillo at may dalang itak. Para kausapin ninyo kaya siya. Itakin na kayo. Itakin na kayo noon. Tapos ito pa, yung ano, yung daw shortage na sardines. Ha? Shortage na sardines? Meron daw shortage ng ano? Kasasabi lang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang shortage. Ah, ngayon, lumabas. Meron daw shortage. Sino sa naman nagsabi niya? Ay, umaangal yung mga mangingisda. Nako. Eh, gusto niyo lang tirahin yung mga isda sa municipal waters. Ito na naman kayo. Ha? No, papasukan tayo ng mga sa ng mga malalaking mga lagi isda. Naman nananalo yung mga malalaki, pare. Mm-hmm. Over the small. Palagi yan. Ayan ano kaya niya? Importation na yan. 2 years? Until na 5% na kanilang tariff. Instead of 40? Instead of 40%? At saka tinasan pa ang volume. Tinasan pa yung volume ninyo. Hindi na kayo na ang hindi ito hindi na pakapalan ng mukha ito eh. Ano yan? Ano na to eh? Kung dati eh ano. Walang yaan na yan. Hindi na ba walang yaan na ho yan. Oh. Dati ano lang kayo timba. Ngayon orokan na orokan ang dating nyo. Uy, meron akong ibibring up lang. I mean, parang Conrad, kung Jonat. Ito di ba, may sinadjust. Okay, unahin ko muna. Isa sa malaking problema, kaya minsan hindi ma-roll out ang mga big infrastructure, roads, at saka railways, dahil yung right of way. Yes. Totoo, problema kaya yan. Kaya itong minsan na isip-isip ko lang nung isang araw, itong argumento, yung pinropose ni ng bagong senador na Robin Panilla, na cable car, could make sense, ano, di ba? No, meron na mag-umpisa niyan. Tapos, di ba, kung rin papakyat ng antipolo, tsaka yan, yung mga, ano, may pwede, tapos, lagpas ka, malalagpasan mo yung problema ng pagbibili ng mga right of way, at pagkatapos, yung safety niyan, modern na yan, eh. Modern na yan. Even yung urban planner, si June Palafox, yes. That's a good idea, sa mga, ano, hindi, actually, ano si Art, matagal na niya, sinasabi. Si Art Tugadi, sinasabi rin niya. Actually, meron na mag-propose yung TUV. Okay. They're going to do that in certain areas lang muna para lang magkaroon ng proof of life. Pilot. Sa Ilagan, Isabela. Okay. Meron na sila. And then yung right of way problem wala. Nila. At saka kukunti lang space kailangan noon, ha. Nakita mo, di ba doon sa... Estasyon lang, estasyon. Nakita mo. Bali area yung isang space. Airspace yun eh. Di ba parang doon sa ano, sa... Atlanta Airport. Ganyan yan. Exactly the same yan. Nakaganon. Siyempre, ako lang, mabuaduhay, no? Yung mga makapag sa Bagyo, typhoon, baka lang may problema. But sa I don't know. Sa Vietnam, ang daming ganyan. May ganon? Meron. Lalo na yung mga resorts. Oo. Okay. Kasi problema roads, eh. Oo. Tapos natawid ka ng mga body of waters. Oo. Ay, di ito na. Cable car. At saka ito, yung inano ng TUV, as I understand okay. Yung kanilang proposal, you can actually request. Mayroon kang ano? Ah, gano'n? Oo. Ito, nandito kami ni paring Conrad, paring Joel, at saka ni Winner. Gusto namin pumunta sa ano? Pupuntan ka. Parang Grab, ha? Parang Grab. Pupuntan ka nung ano, yung isang coach. Oo.
pupuntang ka. Tapos you can pwede mong ano, pwede mong yano yung iba. Saka, hindi diba, kayo nakalinya. Di ba naalala mo kung Jolet yung binabanggit mo na tama yung konsepto ng mga PITX ano, yes, sa, yes. Pero kung paano makarating naman doon sa pupuntahan, problema. Yun ang, maybe this is the solution, di ba? Yung mula, may mga parang feeder lines. Feeder line, ito na wala ka nang gagawin kasi ang mangyayari halimbawa PITX o kaya galing ka sa Bukawi. Eh wala na mga ano. Eh dito na. Para mayroong feeder. Environmental. Environmental walang usok yan. To. Walang mga kung ano. Oh, kailangan natin ng power. Oh, yan power ang importante. Oh, importante. Every problema tayo lang. Sa power. Yun lang. Sabi ng Department of Energy, yeah, ano nga, oh. Ang atin daw reserves Nako. For the remainder of the year. Hindi raw kakasya. Nako. Takutan na. Baka kailangan gamitin na yung mga power barges as a resource. Nako. Ang hirap nun. Ay putang hindi rin daw ikaw na wag ka magmumula. Wag ka, wag. Ano, wag, wag, wag. Naayos, hindi, tama-tama yan parang, alam mo kung bakit, Winner. Bakit, ha? Kasi naayos. Hindi rokasye, a reserve, di. Gamitin natin pwede na mamahalin. Kasi dalhin mo dito yung power bar, just medyo, kasi malinis ng Pasig eh, medyo maayos na. Maayos na. Tama-tama yung pagbalik ng power bar just. Para si Ryan. Sakyan mo na rin, ng, ilagay mo na rin habang nandiyan yung barge, na smuggled na bigas at saka na asukal. Ayan. Aba, lagay mo na rin. Eating three birds with one stone. May smuggling ka na, may power barges. Yan po sabi ng Department of Energy. Yung kasi reserve ho yan, dapat yan. Yung mga unit na pinakamalaking unit, ganun kalaki yung reserve mo. Mm. Para kang kung hindi tumakbo yun, may nangyari, hindi affected yung iyong supply. Hindi raw ho kakayanin na ma-meet yun. O sige, kung hindi kakayanin... Sabi po ni paboritong sekretary ni Wener na si Rafael Lutilla. Nagbago na ang paborito niya ngayon. Oh, si Popo, Popo Lutilla. Si Rafael Lutilla na po ng Energy. Sabi po niya, ang Luzon grid daw, we are in danger. Danger, ha? Hmm. Of not meeting the required reserve. Naku. Ngayon, okay, Mr. Secretary. Anong gagawin natin, Mr. Secretary? Yun na nga. Yung tanong namin. Mr. Secretary, okay, you have said so. You have stated the fact. So what are we supposed to do? Preparasyon nga eh. Ayun. Preparasyon. Iba. Parang Bata Reyes lang yan. Laying the predicate. Laying the predicate. Andam. Nag-uusap ba kayo ng mga pumpy at saka... Kasi puro mga unfinished business na mga ginagawa nyo eh. Puro pananakot eh. Oh, pag natakot na tayo, ito na. Lalabas na yung totoong agenda. Agenda. Yan, yan. Sufficiently scared. Yan. Softening the ground. Yan. Yan. Medyo ano to ah. Maganda yan. Maganda medyo yan. Maganda itong mga plano-plano ninyo. Maganda. Maganda laying. Laying. Unti-unti. Unti. Ang oras natin, alas 9.35 na umaga, dito sa ating programa. Baka tayo matuloy-tuluyan na matakot dito eh. Alas 9.35 na umaga, dito sa ating programa, ang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programa, ang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Conrad Banal at paring Joel Laksamana. Oh, ito ano? Na ha. Fair ano warning sabi? Sa inyong lahat ha. Na. Sinabi na ni Presidente, kayo nag-iisip pa. Kasi ito, ang dami ng unfinished business, pananakot. Tungkol dyan sa baboy. Tungkol dito sa kuryente. Sardinas. Sabi ni Presidente, he cannot accept na tayo mag-i-import ng galunggong. Ayun! O, so, yan ha. Scad. Tama Scad. Na kayo, tama na kayo. Tama na yan, tama mga na yan. Pananakot. Pananakot ninyo, tama na yan. Ang napansin niya raw, mahusay sa fisheries ang Indonesia. Oh, yes. Oh, yes, yes. Meron tayo dati, SIFDEC. Meron. Oo, meron dati. Nandun doon pa rin. Southeast Asian Fisheries Development. Ano ba yung E? Center. Center yan eh. Center, SIFDEC. Dyan sa may Iloilo yan. Sa Iloilo. Magaling yung scientist natin. Yan o, nakadiscovery nung paano mag-raise ng tiger prawns. Yes. Diyan galing yan, sila nag-promote yan, hanggang inabuso natin yan. Tamang so, hindi na ho tayo ngayon na may hawak niya market na yan sa Japan. Sino na?
I think nakuha na ng Taiwan, Vietnam. Taiwan and Vietnam. Sila na nakakuha. Dati tayong ano niya. Kasi nagkandaloko-loko yung ating prawns. Sinobrahan natin eh. No, nagmahal. Sabi niya hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap. Sabi ni Presidente, I can't kalunggong. Accept Philippines importing kalunggong. Aray ko. Sabi niya. Eh meron nagtutulak ngayon yung sardinas daw. Kulang na. Kulang na. At ibukas na raw sa ano, bukas na sa commercial fishing. Nako. Yung municipal waters. Yung mga municipal waters. Ba't hindi ganito ang gawin? Yung mga local fisheries doon, municipal. Pagalingin mo. Supportahan nyo. Oh, bigyan nyo ng storage. Tsaka equipment. At sila mga isda doon. Yes. Para kung talagang totoo may shortage, ang solusyon, sila. Pasukin ng commercial fishing. Mali. Mali. Mawawala yung shortage pag pinasok ng commercial fishing. Alam mo nyo, magagaling na mga mangingisda ang ating mga kababayan. Kayang-kaya nila yan. Bigyan natin sila ng support, equipment, lahat na. Baka bukod doon sa commercial fishing, sa municipal waters, importation. Ayun. Ng galunggong. Sinabi na ni Presidente, huwag nyo nang ipagpipilitan yan kasi nakausap nyo siya at kayo paiyak-iyak pa dyan na kailangan ng galunggong sa atin, baka kayo may umiiyak? May mga ganun. Drama? May mga drama. K-drama? May mga drama doon. Parang yung drama ni Serapico. Ayun. Hindi, mauna dyan, may studies muna. Studies muna lalabas. Quoting certain market analytics. Para itong peso dollar rate. Dami nagsasalita ngayon kasi nag 57 kahapon. Okay. Konti lang ang kasi ang balita. Ang balita ho yung inflation rate bumaba. Pero tumataas pa rin ang ibig sabihin nag-decelerate. Kasi ho yan inflation, hindi naman bababa ang presyo eh. Deflation ang tawag doon. Ang inflation, tuloy-tuloy ang taas ng presyo. Okay, hanggang mamatay tayo ho, hanggang sa kabilang buhay, di natin mapipigil yan, taas ng taas ang presyo niyan. Okay. Ang nangyayari lang, kung gaano kalakas ang pagtaas. Ito ang huling buwan, hindi ganong kalakas ang pagtaas. Medyo tame. Merong signal na humihina, bumabagal. Okay. Kumbaga sa kotse, mabilis ang takbo mo. Naging ano na lang. Tumatakbo ka pa rin na 100 dati, naging 80 ka na lang. Tumatakbo ka pa din. Pero bumagal ka na. Ganun ho ang description ng inflation rate ngayon. So nag-react yung peso dollar rate. Kasi meron tendency na tumaas na tumaas. Nag 57 record. 57. Never before ang exchange rate. Naging 57 to a dollar. Okay. Andyan na yung mga speculator ngayon. Dami na nagsasalita. Nako! Yan na. Mananakot na naman yun. Mananakot ulit yan. takotan na naman to. Takotan na naman to. Alakban to ako. Ang sinasabi ho ng Central Bank, Well, hindi sila nagpipredict ng rates, ha? Pero ang tingnan nila, privately sinasabi ng mga government officials, pagdating ho ng pagpasok niya ng mga padala para sa Pasko, babalik yan. Okay. So yung mga nag-i-speculate, bahala kayo kung masunog kayo. Kung gusto nyo. Kung gusto nyo mayari kayo. Okay. Huwag ko kayong papasok ganyan sa currency speculation dahil talagang ang lamang na lamang dyan, yung mga sobrang daming pera. Ang lamang dyan yung mga traders ng mga banko. Tayo mga ordinaryong tao, Talo tayo dyan. Okay. Sabi ho ng inflation rate slows down in August. Sabi ng Philippine Statistics Authority. Kaya related dyan yung related po ang inflation, papaliwanag ko lang, sa dollar rate. Kasi ang central bank, ang panlaban nila sa inflation, interest rates. Interest rates. Okay. Yung interest rates po na yun, apektado yung peso-dollar rate. Kaya may relasyon yan. Sabi po ng PSA,
inflation ang average po January to August 4.9. Di ba sinita nila si BBM dito? Oo. Yung pinabababa daw yung inflation rate. Eh, BBM was referring to year to date. Mm-hmm. Hindi year on year. Hindi year on year. Ang year on year po, ikukumpara niyo yung inflation rate noong August last year at saka August ngayon. Yes. Ito year to date. Ito year to date po, January to August, 4.9%. Not bad. Hmm. Kaya hindi lumarga yung peso. Yun ang paliwanag po ng mga nag-predict noon. Na magwawala na ang peso. Magwawala na. Oh. Yan. Hmm. Eh, hindi naman. Kaya problema kayo. Uh-huh. Huwag kayong masyadong pumapasok sa mga ganun. Kung nananakot kayo, sigurado yun ninyong hindi kayo matatakot. Oh. O hindi kayo mayayari. Pero meron ako napansin dito, yung core inflation na sinasabi. Hmm. Mas mataas ngayon. Ano okay. ba ho yung core inflation? Merong headline inflation eh. Hmm. Merong core inflation. Hmm. Para lang maintindihan nyo. Yung headline, kasama dyan yung food. Yes. Yan yung fuel. Yung speculation. Hmm. Yung mga manipulation ng mga ulol dyan. Hmm. Ng mga trader. Hmm. Okay? Nagmamanipula sila ng prices. Makikita ho yan sa headline inflation. Ngayon, yung core inflation, yun yung money supply. Mm-hmm. Mm. At yun, eh, tumaas. Ibig sabihin po, marami talagang ang pera. Mm-hmm. Ang velocity ng pera, mabilis. Ang pag-ikot ng pera, mabilis. Bakit bumibilis? Eh, nagre-recover po ang Philippine economy. Bumabangon ang Philippine. Yan po ang paliwanag ng BSP dyan. Kaya ganyan ang core inflation. Okay. Kumbaga, yung mga nananakot na naman na aabuti na tayo ng siyam-siyam. Ng kung anong sakunaman o anong disaster dito sa peso-dollar rate. Okay, maniniwala doon. May magpapakawala. May naririnig ako, babalik sa 55. Hindi malayo yan. Pagdating ng mga padala ng mga OFW. Sige, yung mga... Basta maayos na yung OEC. Malaking bagay yun. Magpapadala yan. Malaking bagay yun. Masimplify lang natin yan, situation para sa OFW. Mm-hmm. Maayos yun. Pati dapat kasi, tignan din nila yung sinasabi ni Paring Joel kanina. Nang lumabas kang tourist, nagkaroon ka ng trabaho doon, how are you supposed to help our kababayan na ganun na naging situation? Naging legit siya. Gawin siyang legit. Yun ang ating isa sa mga dapat natin. Ano yung pauwiin mo muna? Yung ganun na nangyayari. Pauwiin muna. Ano yun? Baka pwede natin tulungan sila on that basis. Maayos yan. Yung mga ganun tipo, ma-workout. Pero yung OEC, mabagaan mo yan, malaking bagay kaagad yun. Kung paano gagawin. Malaking tulong sa ating mga kababayan. Mm. Kasi yung mga iba, kung minsan may mga emergencies, syempre wala nang panahon yun eh. Mm. Eh tapos pagdating mo sa airport, pagbalik mo sa trabaho mo, maano ka? Problemado ka. Mabuti na lang nag-decelerate yung inflation. Ano? Hindi gagamitin na naman nila yan para sa pork importation eh. Wag na yan. Kasi yung pinakadahilan kung bakit daw may kailangan ng pork importation. Eh, yung dahil inflation. Panlaban sa inflation. Ngayon, sa sugar naman, tsaka si bigas, climate change. Oo. Somewhere in the clouds yung kanilang dahilan, climate change. Yung inflation ho, hindi lang pork ang ang involved dyan. Number one nga dyan yung fuel. Yes. Yun ang number one na... At saka ibang food items, no? Mm-hmm. Hindi lang. Halimbawa yung bawang. Ang taas ng bawang. Sili! Paano yun? Ang laki ng taas. Sili. More than 100% ang taas nun. Lalo na yung siling labuyo. Wala naman ibang silis para sa atin kundi siling labuyo. Meron yung mga mahahaba Yung kalabaw. Kalabaw. Ginagamit sa sinigang. Ayan, Ayan lang. Ayun. Pero hindi, sa Pinoy, siling labuyo talaga. Siling labuyo. Lalo na sa Bicol, kakaroon ng problema dun. Ha? Kung magtanim ka na lang sarili mo sa paso, masasarap yun. Oo, basta yung mga maliliit. Oo, kayang-kaya yun.
Pwede ba sa Paso yun? Oo, oh, pwede. Mabilis naman na yun. Hindi mo na kailangan pumunta sa palengke nun. Uh-huh. Ito ang sinasabi, Paring Conrad, bago tayo mag-ano dyan. Hanggang ngayon, problema pa ng mga health workers natin yung COVID benefits. Ay, buti nabanggit mo yan. Kasi meron lang ko sabihin, ang DOH nagbabala, ngayon daw panahon na to, maraming sakit na kapareho ng simptomas ng COVID. Mm. Okay? Kasi nga, lumalamig ang panahon. Kasama dyan, asthma. Trangkaso. Flu. Yan. Lagnat. Ubo. Sabi po yan. Yan po ang sinasabi ng health secretary. Para daw maiwasan yan, health standards pa rin. Okay, kung ano yung ginagawa natin para makaiwas sa COVID, yun din ho ang gagawin para makaiwas sa mga sakit na yan. May protocol. Buti, wala siya sinabi ritong pneumonia. Oo. Yung mga infection po yan eh. At yan eh, nakukuha natin sa air. Okay, yung pasa-pasa. Infection. Viral infection. Mabuti naman nabanggit yan ni OAC Secretary Barriere. Kasi ang isang sakit na hindi niya napapansin at dapat niyang pansinin ngayon ay sakit sa bulsa ng mga health workers. Ayun na nga, masakit din 'yon. Mas masakit 'yon kasi hindi pa naibibigay yung mga benefits eh. Bigay niyo na po. Ano ba bang problema? May pera naman kayo. Wala na si Duque ron ah. Ayun lang naman ang. Ba't kaya nagtatagal pa diyan? Ayusin niyo. At saka yan ho, inutos na yan. At may pondo naman yan eh. Hindi naman nawala yung pondo na yan eh. Hindi naman nakalagay po yan doon sa bayanihan, di ba? Kumbaga, meron kayong obligation na bayaran. Asan yung pera? Di ba binigay ata sa Department of Health, Budget and Money? Hindi, Department of Health nando doon. Nando pa rin sa kanila? Sa Department of Health yan. Hindi nila itrinansfer yan kasi personal services yan eh. Dapat hindi pwedeng itrinansfer. Inabot na MOA. Ng bare months? Inaabot na kayo ng bare months. Baka kayo, ay kausapin nyo muna yung bank manager, i-preterminate nyo na ho yan. I-preterminate nyo na. Yung inyong mga ano, sayang yung time deposit? Sayang yung kikitain pare pag pre-termination eh. Malaki ba ang problema? Mabawasan eh. Malaki. May penalty yun eh pag pre-termination. Parang alam mo yan. Yun ako nagtataka. Pera ko yun eh. Oo. Pre-terminated. Magbabayad pa ako ng penalty para kunin. Ano ba yan? Napakahusay naman ng arrangement na yan. Alam mo yan, malaking problema yan sa mga ano, sa mga agencies. Yung kagaya niyan, health benefits, nandi dyan na. Malamang sa hindi, may ginawa dyan, ginalaw. Sabi, yung mga iba, parin Conrad, parin Joel, halimbawa sa mga kontrata, meron kasing 10% na ano eh, usually, 10% na ano muna, hindi muna inilalabas ng mga agency sa contracts. Uh-huh. Di ba? Yan yung final stage. Final stage. Merong silang hawakan. I-review nila, i-audit. I-audit yung project kung nagawa mo ba lahat. O na-deliver ba? Pag hindi mo nagawa lahat yan, hawakan. 10%. O kaya na-deliver. Yung mga yan, napakatagal kunin nun. Kawawa yung mga contractors at saka yung mga suppliers dyan. Napakatagal kunin yun. Meron nga akong alam dyan sa ano, na-deliver na, nagamit na, at malapit ng palitan ulit, fire truck. Ha? Hanggang ngayon, hindi pa nabibigay yung sabi 10%. Sabi ni Amy, huwag nyo na i-time deposit yung pera sa ano. Yung sa, ano ba yun? Ha? Oo. Ano ba yun? Yung sa, yung sa machinery. Oh. Para sa farmers. Para sa farmers. Kasi, halimbawa, yung ayuda, yung fertilizer. Yan. Ang sinasabi nila, almost 20 billion na. Ang koleksyon sa tariff rice tariffication. Yung hung alokasyon na 5 billion nung yung una hindi pa natatapos hanggang ngayon, hindi pa naibibigay. Meron nang darating na uli. Kasi yan po mga na kolekta galing sa tariff, talagang para sa mga farmers yan. Trust fund yan. Hindi pwede pong gamitin sa iba yan. Special fund yan. Paano mo ibibigay ngayon sa DA yan?
yun yung 5 billion din nyo pa na gagawa. May darating na naman. Napakalaki ho kasi na importation natin ng bigas last year. So sabi ni Amy, huwag nyo na kasi i-time deposit. Bigyan nyo na yan. Bigyan nyo na yan. Hindi naman sa inyo yan eh. Para sa farmers yan eh. Time deposit. Pero, bagay, swerte yung mga nakakakuha ng time deposit na yan. Sila. Ha? Sila. Sila lang ang sineswerte. Pero meron sana akong i-bring up. Ito, mas, ano ito maraming concern dito kahit na ako eh. Sinabi ng DICT ba na government is helpless versus tech scams. Data breaches. Ha? Oo, wala daw talaga silang magagawa. May sabi si Salceda, parang nakikinig sa'yo, Jonathan. Oo. Galing daw yan doon sa mga database ng ano, contact tracing. Contact tracing, Well, that's one. May binanggit si paring Conrad sa akin, raffles. Pwede rin. Naku, mahilig ako magsasali noon. Pag nasa gasolinahan ako, makakapunta ako sa formula battery sa Singapore. Gas, supermarket. Inilalagay ko pangalan ko tsaka number. O, patay ka. Pag bumili ka ng electronics, bigyan ka rin raffles. Bibigyan ka na ngayon, paring Joel. Ano dito? Bibigyan ang technique nila para makuha yung telephone number. Ngayon, asahan mo na to. Dadami ang magsasabi siyon. Joel, nanalo ka sa ganito. Yan, nadarating na yan. Dahil mahilig ka pala dyan. Mahilig ka pala dyan. Joel, bibigyan ka ng ticket papuntang Formula 1. Basta ganito ang gagawin mo. Hindi, kung maglalabas ako ng pera, medyo hindi na ako nangangayon. Hindi na ako kagat dyan. Pero niya, wala nga ako ilalabas. Inilulusot daw, wala raw leakage ng data ng mga telcos. Sabi ng telcos, no, not under our watch. Maniwala ko. Well, not under our watch. Hindi siguro sa inyo, pero yung mga inyong subcontractors o kaya mga outsource ninyo. Nagsalita ang Globe tuloy. Ano sabi ng Globe? At a time of aggressive cyber criminal activity. Ayan, amid growing digitalization. Ayan na naman, may laying the predicate ka pa, piyang na yan eh. Globe Telecom asserts that the public, government, and industry players, including telcos, are all victims of these illegal acts. Yeah. Nice one, Ma'am Yoli. Yoli. Hindi, security officer. Okay. EBP. Hindi, kaya naman pala ganun ang pagkakasulat eh. Alam mo, i-edit din yan ang editor. Yung ganyan, at a time of ano. Whereas, ano, unahan mo na kagad dun, Lee. Bigyan ka naman, huwag mo na bubukuhin. Kasi binubuko mo naman. Nakasan ako sa mga ganyan pagsusulat eh. Na-scam lang ako eh. Yun lang mismo, ito para lang sa Globe. Yun lang mismo. Pati daw sila victim eh. Ito, masasabi natin, yun lang mismo pag-i-enroll mo sa GCash, nandun doon na yun. Ganun din. Di ba, pag mag-GCash, ilalagay mo lahat yan eh. Meron kang, may document tungkol sa'yo eh. Ganun din sa Maya. Maya, lahat yan. Is there a way for the government to monitor? Yun ang tinatanong. Anong ginagawa nila sa mga data? Ang sinasabi natin... Kasi sa all over the world, nagkaka-problema dyan. So sila, gumagawa sila, halimbawa sa US, na hackbang. Halimbawa, yung Facebook. Minomonitor na ng gusto yan, na pwede hindi pwede ibenta. Kasi may mga kaso na nangyaring ganun. Ang isang panlaban ngayon, yung tungkol sa registration ng SIM card. Yun ang isang panlaban niya. Na binito ni... Binito ni Presidente Duterte dahil sinigitan! Hindi iba singit. Yun yung ikaw na naman, gumaganyan. Sinigitan ang tungkol sa registration ng mga SOCMED eh. Kaya na sabi ni Presidente, hindi pwede yan. Sabi ni Presidente Duterte. But anyway... Ito, we work closely, sabi pa ng Globe, with an NTC. Nako. And the National Privacy Commission in pursuit of our common goal. Yan. On that note, mag-react na naman si Mami Jovas dito. On that note, tayo magpapaalam na sabagat. In pursuit of other concerns. Tayo magpapaalam na kasi inabot na po tayo ng indulto dito sa ating programang Karambola.
sa DWIC alas 10 na po. Sa ngalan po ni Paring Conrad Banal at ni Paring Joel Laksamana, ito po inyong kaibigan Jonathan Dela Cruz nagsasabing maraming maraming salamat sa pag-antabay at pakikinig at panunod dito sa ating programang Karambola hanggang bukas, Huwebes, dito po sa ating DWIC Karambola. Huwag ko kayong alis sapagkat nandyan na po Servisyong Bayan kasama si Tatay Rani at Miss Lady I. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIC.